Welcome back to MMTV channel. This is Ems, your licensed financial advisor. For today's video, we're going to tackle about life insurance and its benefits. Pero bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below para sa mga upcoming videos na gagawin pa namin. Sa araw na to, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang insurance sa bawat pamilya o bawat individual na tao. Ano nga ba ang benepisyo nito sa atin? Let's proceed! Okay, so this is our favorite number, no? 28,000. Bakit natin to naging paborito? So, 28,000 of days is the average number of days a person's lives. So, dito tayo nabubuhay. Tinatansya na tayo ay nabubuhay sa ganitong kadaming araw. So, in years kasi, 76.71 siya. Para hindi tayo mas mahirapan sa pag-i-explain, gawin nating 80 years. So, 80 years old kasi, tinatansya na nabubuhay ang bawat isa sa atin. Okay? So, ipapaliwanag natin to by Circle of Life by Dr. Sanjay Tolani na nag-present ng Circle of Life also. So, from 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, and 60 to 80. So, sa 0 to 20, naglalaro tayo dito at nag-aaral pa lang. Pag na-reach mo ngayon yung 20 to 40 years old, dito ka na nagkakapamilya, nagkakabahay, nagkakasasakyan, nagkakaroon ng magandang trabaho. Ngayon, kapag nag-40 to 60 years old ka naman, syempre meron tayong changes. Change of career, ika nga. So, from employed for having your own business. So, ikaw na ang boss dito. Having your second car, tapos na pagtapos mo na yung anak mo. No? Tapos, kapag na-reach mo naman yung 60 to 80 years old, syempre retired ka na. Wala ka ng trabaho dyan. Hindi ka na makakapag-generate ng income. In other words, no income ka na. Okay? So, dito papasok yung 28,000 days na paborito nating lahat. So, from 28,000, half of our life, ibawas natin, subtract natin yung 14,000, ang kakalabasan ay 14,000 of days. Kasi dito sa 20 years to 60 years mo, dito nag-generate ka ng income. Igo-goal mo ngayon yung pamilya mo, yung trabaho, yung bahay, yung kotse. Pero syempre, meron tayong kinatatakutan. May pagdadaanan tayo. So, ano nga ba yung fears natin sa goals natin? Meron niyang apat, okay? Yung apat na fears natin is, paano kung hindi na ako makapagtrabaho bago pa man ako umabot sa edad na 60? 'Di ba? Paano ang pagbabayad ng mga bills pag nagkasakit yung anak mo, nagkasakit yung loved ones mo, paano na sila? Kasi nga no work, no pay tayo. All right? So yung pangalawang kinatatakutan natin ay paano kung hindi ka na ngayon umabot sa edad na 60 o 60? 'Di ba? Paano na ang pamilya mo? Paano na ang mga anak mo na kailangan pang mag-aral, makakagraduate pa ba sila? Diba? Yan yung pangalawang kinatatakutan natin. Yung pangatlo naman is, magkano nga ba ang kailangan para sa retirement? Is it 20 million? So, 20 million cost of living doubles every year. Paano? Example, kung 30 years old ako ngayon, gumagastos ako ng 20,000 per month. Pag nagdagdag ang edad ko, pag tumungtong ng 40 years old, yung 20,000 mo magiging 40,000 per month yan. Then pag nag 50 years old ka, magiging 80 million kada buwan. Pag nag 60 years old ka, dapat may 160,000 per month ka. In other words, 10 years, equivalent niyan, 19,200,000. Okay? So, dapat meron ka niyan. Pang-apat na fears mo, masisiguro mo ba ang magandang kinabukasan para sa anak mo?
yun yung apat na factor of fears na kinatatakutan natin. Makakapagtapos pa ba sila kahit wala na tayo? This is why life insurance is very important. Yung apat na kinatatakutan mo, ang sagot dyan, life insurance. Bakit? Kasi having your own insurance, makakapagbayad ka ng bills mo. Okay? Kapag halimbawa naman na wala ka, wag naman sana. 'Di ba? Yung pamilya mo, maipagpapatuloy nila ang buhay nila, makakapag-aral sila, makakapagtapos sila. Okay? Tapos kapag halimbawang tumanda ka na, retire ka na, no income ka na, since bata ka pa lang, may life insurance ka na, makakapagpatuloy ka sa buhay mo, makakabili ka ng gamot, ng mga pagkain na gusto mo, ng buhay na gusto mo, kasi mahabang bata pa, napaghandaan mo na. And then yung mga anak mo na nag-aaral pa, sakali late age ka nag-asawa, makakapag-aral pa sila, makakapag-graduate pa sila. Because meron kang life insurance. Ulitin natin, yung apat na kinatatakutan mo, ang sagot dyan, having your own life insurance. That's why this is very important. Ito yung mga benefits natin, di ba? Pag na-disable tayo, syempre, since may life insurance ka, makakapagbayad ka pa rin ng bill. Sakali naman nawala tayo, yung pamilya natin makakapagpatuloy sa buhay nila. Pag tumanda na ako, meron akong paghahanda. So, makakabili ako ng gamot, ng pagkain, kung saan ko man gusto. Kapag nag-late age akong mag-asawa, yung anak ko makakapag tapos pa rin ng pag-aaral. This is why life insurance or having life insurance is very important. Okay? Sana nagustuhan nyo ang video na to at naipaliwanag namin ang circle of life ng maliwanag. At sana nandito lang ako, pwede nyo po akong i-direct message para sa application nyo, have your own policy naman. Okay? By the way, this is Ems once again. Don't forget to subscribe and hit the notification bell below. That's our video for today. I hope nagustuhan nyo. Till next time, bye-bye!